Hello guys, good afternoon. Yun pala yung guys, yung ano, yung mga isda na umano sa Sarangani, yung mga isdang tamban, marami. Pupunta sila sa tabi ng ano, ng baybayin. Ano pala yun? Natatakot pala sila doon sa ano, sa sea on the ground. May nagsisimula pala yung lindol doon sa ilalim ng dagat. Ganun pala yun. Basta once nasa tabi yung mga isda, natatakot sila na ano, may nagsisimula yung lindol doon sa ilalim ng dagat. Yan. Yun pala ang dahilan na ano, pag mayroon palang isda na ano, tumatakbo sa tabi ng dagat sa baybayin, natakot sila. Mayroon palang lindol na dumadating. Yan. Ganun pala yun. Kaya delikado pala guys pagka ano, may mga isda na ano, malalaman natin kung may lindol. Kasi yung isda, nagtatakbuhan yan sila, natatakot din. Doon yan sila nagsimula yung ano, sa ilalim ng dagat. Yan. Alam na natin guys kung ano, kung maraming isda na tumatakbo, na hindi nila alam kung saan sila pupunta, wala namang tubig doon sa ano, sa tabi ng dagat, sa baybayin. Lukso ng lukso lang sila, langoy ng langoy, natatakot sa ano. Yun, may doon pala sila sa gitna ng ano, ng dagat yung mga isda. Tapos nalaman nila na mayroong kakaiba tumutunog doon sa ilalim ng dagat. Naalog yung ground ng ano, ng karagatan. Yan, takbo ng takbo sila kung hindi nila alam kung nasaan yung ano. Siguro lakas ng ano, ng impact ng ano, current ng tubig sa ilalim. Yan, dahil may lindol pala na parating. Yan. Ganun pala yun guys. Kaya yun, yung maraming isda na nakukuha sa Sarangani. Ano pala yun, may sabihin may darating na lindol. Yan. Yan. Sa dami ng isda na ano, natatakot pala sila sa ilalim ng dagat. Yan. Alam na natin guys kung ano, mayroong ganon sa ilalim ng dagat. Siguro pag malalaking isda siguro guys na tatakbuhan sa ano, sa baybayin, lokso ng lokso siguro, malakas siguro yung lindol na darating, yung isda na malalaki. Pero maliliit lang, mga tamban lang siguro, hindi masyadong malakas yung lindol na dumadating. Kasi nagsimula yung lindol sa ilalim ng dagat, tapos papunta sa mga ano, kalupaan, sa baybayin. Yun. Kaya guys, alam na natin kung ano, kala natin ano, naliligaw lang yung mga isda, hindi pala, natatakot pala sila. Parang mga tao din natatakot, nagpapanik sila kung saan sila pupunta. Yung akala mo ano, may gera doon sa ilalim ng dagat. Nagpapanik yung mga isda na maliliit, yung mga tamban. Hindi nila alam kung saan na sila pupunta. Kasi may ano na doon, may mga umaalog-alog sa ilalim ng dagat. Yan. Yan, natatakbuhan na sila. Kala siguro nila mayroon silang parang ano na yun. Hi guys. Siguro ano na yun guys, mga babala na yun guys. Yan.
na pag mayroong mga ganun, ibig sabihin, dapat siguro huwag na magtatagal doon sa baybayin, pulot ng pulot ng mga isda. Siguro hindi na magtatagal. Mamaya darating, mayroong mga tsunami pala. Yun, may mga hindi natin alam na malakas ang current ng ang ano ng dagat. Siyempre lumulubo yung ano, yung water ng dagat, mas mataas ang ano. Hindi yung namumulot ng isda, ano yun. Maano sila. Dapat hindi magtatagal doon sa kapulot ng mga isda sa baybayin. Mamaya dapat tumingin sila sa paligid kung anong meron. Sige na guys, babay na. Yun lang ang ano ko guys, mga idea na bakit mayroong gano'n na mga pangyayari na kikita natin sa ano YouTube. Yun pala yun, yung dumating ng mga isda na marami, natatakot pala sa ilalim. Kasi siguro ang lakas ng current ng water, hindi sila baka adjust sa sarili nila doon. Kaya takbo ng takbo sila. Kasi mayroong darating na lindol. Yun pala lindol yun. Yung ano. Okay guys, bye-bye na.